Kamusta mga boss? So ito, nagbabalik na naman tayo. Ito ang gagawin natin ngayon, kung paano mag-wirings ng dual horn. Ito yung may kasama na tayong SPST na relay. Ito po yun. Ayan. So SPST relay, ito po yung ginagamit natin na pangbusina talaga. Ayan. So 5 pin po yung ginamit natin dito. Pero kung 4 pin po yung available nyo, pwede na din po yun mga boss. Wala pong problema. So, ginamit ko lang po dito is 5 pin. Ito yung relay na may dalawang 87. Kasi ito po talaga yung standard na kailangan ng relay kapag mag-i-install tayo ng dual horn. So, ito mga boss, stock horn lang po ito. Pero malalakas po yan. Pero kung gagamit po kayo ng mas malalakas na horn, yung mga Bosch na horn at yung mga Pia, so yung mga magaganda pong lumalabas ngayon na busina, okay lang po yun mga boss. Pwedeng-pwede nyo na po yun i-install. Tapos ganito po yung gagawin yung connection. So medyo mag... Hindi naman po siya magulo kasi ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya. Ayan. Ganun pa rin po mga boss. Ginamit ko pa rin kulay ng positive. Puti. Kasi ito lang po available ko eh. Tapos yung mga blue na makikita nyo yan. Ito po yung mga negative po yan. Or ground. Ayan. So ayan po. Paliwanag ko po muna sa inyo yung mga device na meron po tayo dito. Unang-una po, meron po tayong SPST na 5-pin relay. Ito po. Tapos meron po tayong busina, dalawa. Tapos meron tayong switch para sa horn. Ito po yun. Yan. So, pang mio po ginamit natin. Tapos may fuse po tayo dito. Ayan, may fuse po tayo. Para po sa nagtatanong ng amperes ng fuse, pwede na po yung 15 amperes or 10 amperes. Okay lang po yun. Tapos, meron po tayong ignition, syempre. Para hindi po kayo malito. Okay, gantong-ganto lang din po mga boss kung i-apply nyo siya sa mga motor nyo. Ayan. So, bago ko umpisahan yung explanation po, paliwanag ko po muna, ito pong ignition natin. Meron dalawang wire. Ayan. So, yung black po, magsisilbi nating accessories wire. Yung red naman po, ito po yung magsisilbi nating power or yung supply po ng ating ignition switch. So, kung nasa motor po ito mga boss, may fuse po yan dito. Pero ako po, hindi ko na po nilagyan. Dinirekta ko siya sa positive ng battery. Pero sa mga motor, meron fuse yan. Ayan. So, hindi ko lang po siya nilagyan dito. Okay, so paliwanag ko na po yung connection na ginawa ko dito mga boss. Ayan, para po malaman nyo na. So ito, nirequest po ito kaya ginawan ko agad siya. Okay, so umpisahan natin kapag nagwa-wiring sa ko, binumpisahan ko sa relay. Ito, para po madali. So unahin na natin yung number 30 ng relay. Ayan. So yung number 30 ng relay ko, kung hindi nyo naman alam yung mga number, meron po yan dito sa loob. So, ito mga boss, may number po yan. Yan. May mga number po yan. Na 30, 85, 86, tapos dalawang 87. Yan. So, iaano ko na lang po sa inyo. Sabihin ko na lang po sa inyo yung number. Yun na lang po yung susundan nyo. Yan. So, ikabit ko lang po ulit. Okay, so mag-umpisa tayo sa number 30. Ito po yun. Yan. So number 30, kulay white po yung nakalagay dito. Pero iba-iba pong color coding yan. Huwag nyo pong susundan yung color coding. Basta susundan nyo po yung number sa loob. So number 30, kinabit po natin yan sa positive ng battery. Ganun rin po sa motor, dadirect nyo po sa positive ng battery. Pero papadaanin nyo po sa fuse. Ayan, ito po yung fuse box na ginamit ko. May indicator na po yan. Makikita nyo kung putol o hindi. So, 15 ampere or 10 ampere, okay lang po yun. Okay? So, number 30, okay na. Next naman po is 85. Yan. So, ito po yung 85 ko sa relay. So, 85, ito po yung trigger. Na 85, 86 po, trigger po yan ng relay natin. Pwede po yan magkabaligtad. So, ito po 85, kinabit po natin sa ground ng ating battery or negative. Ayan. Tandaan nyo po, 85 sa negative or sa ground. Tapos, 86 po. Ayan, lagi po yung magka
Ayan, magkapantay po sila lagi. Ito po 86. Ayan po. So, kulay puti po ginamit ko dyan kasi po, positive po siya or live. Okay, so, itong 86, kinabit ko po siya dito sa ating busina. Yung button natin para sa busina. Ayan, dyan natin siya kinabit. Okay. Tapos, number 87, ito sa relay. Dalawang 87 natin, ito. Yung pink na to, tsaka tong black. 87, dalawa yan. So, ikakabit nyo siya dito sa busina. Yung isang 87, dito sa isang busina. Tapos, yung isang 87 naman, yan, ito, yung white. Dito naman siya nakakabit sa isa pang busina natin. Okay? Tapos, yung busina nyo, lalagyan nyo yan ng ground. Pagsamahin nyo yung dalawang naiwan, pwede magkabaligtad to kasi wala siyang polarity. Papagsamahin nyo siya, tapos, makikita nyo, ito, pinagsama ko siya. Tapos, dinudong ako ulit ng wire. Yan. Ito na yun. Papunta naman siya ng negative ng battery. Sa motor, pwede nyo siyang i-connect sa body ground. Or sa harness, sa ground, pwede po yun. Okay, ganyan po ah. Sundan nyo lang po. Tapos, okay na po ito lahat, di ba? Okay na po lahat tong number ng relay natin. Tapos, ito naman yung isa dito. Yan. Kinonect ko siya dito sa accessories wire. Ito kasi yung kadalasan na wirings ng busina. Dalawang wire lang yan sa likod. Ito. Pag sinundan nyo sa likod yan, ito makikita nyo. Yan. Yung isa, papunta sa busina, syempre. Yung isa naman, papunta sa accessories wire. Yan. So, positive trigger yung ganyang wirings. Tapos, kung mapapansin nyo, meron ako ditong ganito. Yan. Kung bakit may ganyan ako. So, hindi ko talaga inalisto kasi ito yung stock na terminal ng busina natin. Kaya dalawa yan. Dito yan, tig isa. Kapag isa lang yung busina, pero kasi dinalawa na natin. Ginawa ko, hindi ko pinutol. Tinap ko lang para di kayo malito. Yan o. Yan. Laging ano yan. Laging yung 85, 86. Lagi yan dito. Sa stock na terminal. Kung pag sinundan nyo yan, yan o. 86, tapos yung isa, 85. 85, 86, lagi yan dito. Sa stock na ating ano, stock na terminal ng busina natin. Ito yung dalawa yun, di ba? 85, 86 yan. Okay, ganun lang, kasimple mga boss. So, ulitin ko, 85, 86 ng relay, kukonnect nyo sa stock wiring ng horn. Ito yun, dalawa. Tig-isa sila dyan. Kahit magkabaligtad, okay lang. Tapos, number 30, kukonnect nyo sa battery, positive, pero may fuse. Ano? May fuse. Tapos, dalawang 87. Ito, dalawang 87. Tig-isa yung busina. Isa dito, isa dito. Kaya maganda pag 5-pin yung nagamit nyo. Basta SPST, ah. So, yan mga boss. Ganun lang po yung wirings ng dual horn with one relay. So, try na po natin siya. On po natin yung ignition natin. And tapos, busina po natin. So, yan mga boss, ang lakas. Hindi ko lang ma-busina kasi natutulog yung kapatid ko. Pero try ko ulit.